Panginoon. Palakpakan natin siya. Pasalamat na tayo mga buhay pa. Kumusta naman kayo? Parang tatlong linggo yata tayo hindi nagkita-kita. Although, 1 week nyo lang ako hindi nakita dahil meron naman tayo mga tape. Pero 3 weeks ko po kayo hindi nakita. Have you enjoyed your today? Sabihin nyo nga sa katabi nyo kung anong degree ng enjoyment nyo ng today nyo. From 1 to 10, gano'n nyo na-enjoy? No, from 1 to 10, rating. 1, 2, 3, ano? 10 ba? 9, 8? 10, ha? Maraming 10. Mabuti yan. Because life is a gift. And if you did not enjoy today, today will never come back. You have lost it forever. Sabi ng Panginoong Hesus sa John 10:10, I came that they might have life and have it to the full. Have it abundantly. Akala po nung iba, pag relihiyoso ka, dapat di ka nag-enjoy, dapat lagi kang nagpaparusa sa sarili, nakaluhod sa munggo, nakadipa, nagpa-fasting. That can be a part of discipline, but we were created by God for us to enjoy life. Life is a gift from God to be enjoyed. It is not a problem to be solved. And one of the highest forms of worship is to enjoy the good things that God gives us. It is a form of worship. Kaya pag-uusapan natin ngayon, re-reviewin, how to enjoy every day. In fact, how to enjoy any day. Salamat Ama dahil kayo po'y laging kasama namin, anuman ang panahon, anuman ang kalagayan namin, at anuman ang kalagayan sa paligid. Turuan mo po kami, Lord, na maging appreciative sa iyong mga blessing. Ma-appreciate namin ang bawat araw na binibigay mo sa amin. At nawa, Panginoon, kami man maging pagpapala sa aming kapwa. Patawarin mo kami, Lord, sa aming mga kasalanan. Hugasan niyo po kami. Make us whole. Restore us. And empower us to see you. Allow us to touch you, O God. And may you touch our lives. We pray, Father in heaven, that you will be the speaker. Heal us. Empower us. Strengthen us. Pagpalain niyo po yung mga kapatid na patungo pa lang dito. At ngayon pa lang ay pagpalain niyo na ang mga pag-uwi namin at pupunta sa mga susunod na mga gagawin pa. Lord, may your mercies abound in our lives. May we see you more. We ask you, confident that you hear, as we ask in the name of Jesus our Lord, your Son. Amen. How to enjoy every day. Kung meron po sa inyo kanina, nung tinanong ko na honestly ang sagot nyo, hindi ako nag-enjoy ngayong araw na to, nawa every day na darating pa, ma-enjoy na natin. How can we enjoy every day? Do not measure today with yesterday. Isa yan sa mga pahirap ng tao para hindi siya magkaroon ng magandang araw, kinocompare niya sa mga nakaraan. Do not measure today with yesterday. Do not set your previous experiences as standards. No 2 days are alike. Para pong yung mga Israelites, minimithi nila na makalaya mula sa Ehipto dahil sila yung mga alipin doon. At nung pinalaya ng Panginoong Diyos at patungo sa Promised Land, nagreklamo na ng nagreklamo dahil kinumpare nila yung kinakain nila sa disyerto sa kinakain nila dati sa Egypt. Numbers 11:18, if only we had meat to eat, we were better off in Egypt. Dahil ang lagi nilang ginagawa, kinocompare nila yung kinakain nila ngayon sa kinakain nila dati, yung karanasan nila ngayon sa kinakain at karanasan nila noon, hindi na nila nakita na bulag na sila sa mga pagpapala na nandito naman ngayon pero wala noon. At madalas po ganyan ang tao. Pag gusto niya magdrama, maawa sa sarili, magreklamo at palungkotin ang sarili, ang hinahanap yung magaganda nung nakaraan, ayaw tingnan yung maganda ngayon at laging akala mo, the good old days, those were the days. Parang akala mo laging maganda yung nakaraan. So be open for new things. Be open for new angles, be open for new ways of life and looking at things. Sapagkat ang mga bagong alak daw inilalagay sa bagong lalagyan. So ang mga bagong kasiyahan, dapat may ibang packaging. Ang ibang mga bagong bagay, hindi darating sa mga lumang anyo. Kahit sa espiritu. Bago ang espiritu mo, bago dapat ang templo ng espiritu, pati ang puso. Luke 5:37, and no one pours new wine into old wineskins. If he does, the new wine will burst the skins, and the wine will run out, and the wineskins will be ruined. No, new wine must be poured into new wineskins. And if you might stretch the application of this reality in our daily life, new
experiences must be perceived from new perspectives. New beautiful things must be seen through new frames. Hindi dapat lagi tayong alipin ng nakaraan. Hindi dapat lagi yung kinukompare, buti pa nung daddy, ganitong ugali mo, ngayon ganito ka na. Buti pa nung maliit ka pa yung anak ko, lagi niya akong niyayakap. Ngayon, malaki na siya, hindi na niya ako niyayakap. Pero nalimutan mo na ito, hindi mo na rin siya pinapaliguan, hindi mo na siya inaalagaan ng sobra. Parang lagi na lang kinukonsentrate natin yung nawala na gusto natin. Hindi natin tinitingnan yung dumating na bago, na dating wala doon sa gusto natin. Another way to enjoy every day is do not attempt at repeat. Yung mga naghahanap ng repeat, kadalasan yan, nabibigo. Yung mga anniversary, this is an attempt at repeat. Gusto mo yung nangyari last anniversary, mangyari uli ngayon. Yung nangyari nung huling pista, mangyari rin sa pistang ito. Yung nangyari nung huling birthday mo, mangyari rin sa birthday na ito. Nakakahon ang isip ng tao. Hindi niya tuloy nakikita yung mga bago na dapat niyang ikatuwa. Sa Lamentations 3:23, they are new every morning. Great is your faithfulness. So, ang pinag-uusapan yung faithfulness ng Diyos. Maliban na lang na hindi totoo ang Biblia, therefore, the faithfulness of God is new every morning. And because it is new, it must be welcomed. It must be perceived, received with celebration. Each new experience is new. Walang repeat. Napakahirap po sa lahat ng gusto nyo repeat. Halimbawa, uy, nanalo tayo sa dance contest last year. Kailangan manalo rin tayo ngayon. Repeat. Yung basketball team natin, nanalo nung isang liga, dapat manalo rin ngayon. Repeat. Ganito ang itsura mo nung last party, so ginagaya mo na, lagi, repeat. Meron nga po ako isang babaeng nabati noon sa church. Ang tagal-tagal na. Yung buhok niya parang napakalakas yata ng hangin na nagpunta sa isang tabi. One-sided yata ang tawag doon. Sabi ko, sister, ang ganda ng buhok mo. Alam niyo po, anim na buwan, hindi niya pinalitan na kaganoon lagi yung buhok niya. So, pero hindi ko na pwedeng ulitin yung puri ko, no? Na araw-araw, ang ganda ng buhok ko, yung nakikita ko, dahil hindi na bago. When people try to always be what was, you actually ruin your chances at being happier. Kaya sabi ng Panginoon sa Luke 5:36, he told them this parable, no one tears a patch with a new garment and sews it on an old one. If he does, he will have torn the new garment and the patch for the new one will not match the old. Siyempre, mayroong ibang original spiritual context yan. Yung spirituality talagang pinag-uusapan. Pero ang sinasabi lang ng Panginoon, hindi magkamatch yung dati at yung ngayon. Huwag niyong piliting pagmatchan niya. Ang tao nagbabago. Yung pinakasalan niyo 10 years ago, ibang tao na yun ngayon. Alam nga naman na ang dami na niyang naranasan ginawa't init, gutom at pagkabusog, natutunan, ang dami na niyang kabiguan at mga tagumpay. The same pa rin siya as 10 years ago. That's impossible. Alam niyo ang mga tao who fall out of love, yung mga tao na hindi nakaka-cope sa nagiging ugali nangyayari sa kanyang asawa, yun ang naghihiwalay eh. Kasi, mabuti pa nung nililigawan mo ako, no? Lagi kang may dalang bulaklak, no? Sasabihin naman siguro ng asawa mo, hindi lang masabi sa'yo, wala ka pa kasing varicose veins nun. Ang hinahanap mo lang yung dati ako, ikaw yung dati ka na sana. Diba? Laging nung araw, no? Itsura mo nga ngayon, saka nung araw, compare mo. So, nagbago ka rin. Nagbabago ang lahat. Yung hindi tumatanggap ng mga pagbabago, yun ang hindi nagkakatagalan. Ipinapako mo siya sa ganun. Pinapako mo sa ganun. So, bago-bago yan. A new attitude, a new heart, a new vision will definitely see new blessings. Pag bawat araw dumating, wala kayong nakitang blessing, kasalanan nyo yon, di nyo tiningnan. Kasi ang sabi, they are new every morning. Meron. You want to have an enjoyable day, always look for the good. You will succeed looking for the good. But let me tell you, if you look for the bad, you will also succeed. Because in every body, there's the good and the bad. In every situation, there's the good and the bad. There's always the pro and the con. There's always the advantage and the disadvantage. It depends on where you look. So do not always look for the bad. Do not always look for something or someone to complain about. Naranasan ko na po na magbakasyon minsan sa Europa. Sumakay ako sa isang barkong malaking barko mula Sweden going to Finland.
sumasakay pa lang ako, nadidinig ko na yung bunganga ng isang babaeng may edad, may kasama siyang asawa niyang, kasing edad din niya, pobreng lalaki na kinailangan magkaroon ng asawang ganito. Inireklamo na niya lahat. Yung incline noong daan patungo sa barko, yung taas ng hawakan, yung galaw ng tubig, yung lahat. Iniwasan kong makasalamuha ang mag-asawang ito doon sa barko. Lagi naman silang sumusulpot sa harapan ko. And this woman was forever calling the attention of her husband to something wrong. Do you think the man was having fun? No. And do you think the woman was having fun? No. Both of them spent so much money only to look for the bad and the ugly in Europe. In the States, this is not happening. Eh, ba't ka pa lumaya-slaya sa States, di ba? Gusto mo sabihin, wala sa States niyan. Dapat tinitingnan mo kung ano yung meron yun na-enjoyin mo. Look for the good. James 5:9, don't grumble. Huwag puro rin tampo. Galit, arte. Kasi sayang ang oras. Namamasyal kayo ng mahal mo sa buhay sa isang mall, nagtatampo ka ng 2 hours, nung 3rd hour, uuwi na kayo, sayang yung 2 hours. Babalik pa ba yung 2 hours na yon? Hindi na. Eh yung magtampo ng 1 week, 1 month, sayang ang panahon. Alam niyo yung mga tampurista na lagi kasi naman gusto lang yan, mapansin, masuyo, humanap kayo ng ibang paraan para kayo sumaya. Kasi hindi naman lahat ng tao natutuwang manuyo. At paano kung hindi kayo nasuyo? Napakahirap niyan. Isang inaaway mo yung asawa mo, away ka ng away. Sa sobrang kaaaway mo, ikaw na ngayon yung masama. Ang ending, ikaw nagsasorry. Para ka rin nagtago na wala naghanap sa'yo, lalabas ka rin naman dahil ang hirap-hirap magtago nang wala naghahanap, di ba? At napakahirap niyang nagtatampong walang nanunuyo. So learn! Kung kayo po ay married, ang asawa niyo hindi pala suyo, ibig sabihin, palitan yung gimmick niyo. Humanap kayo ng ibang trip sa buhay dahil maiinis lang kayo lalo. And you will spoil many days, many weeks, many months in your life which could have been invested in happiness. If you want to be happy, be ready for surprises. Be ready for variations. Meron pa akong kilalang babae, sinurprise ng asawa niya. Ano sila? Yung nagsisika pa lang, nagsisimulang mag-asawa. Umuupa pa lang ng bahay, wala pang kagamit-gamit. Alam niyo po ba na itong pobreng lalaki ay sinikap na mag-uwi ng refrigerator na malaki habang namamalengke yung asawa? Dahil wala silang ref. Sinikap niyang itiming lahat yon para maging surprise. Yung talagang surprise. Kasapakan pa niya pati tricycle driver para huwag iuwi agad ang asawa niya at gumawa ng delay kung sakaling hindi patapos ang delivery. Nakita niyo na yung pagsisikap ng lalaki. Pagdating ng bahay, tadaan! Alam niyo sabi ng babae, bibili ka lang pala ng ref, di ka nagtanong, ayoko ng kulay na yan. Kung kayo yung lalaki, ano gagawin niyo? Either ipifreeze niyo siya o hihataw niyo sa kanya yung buong ref. Alam niyo, hindi lang yun ang nangyari. Ibibili siya ng mga damit, biglang, naku, hindi ganyan ang gusto kong cut. Laging may reklamo. Alam niyo ngayon, hindi na siya ibinibili. In fact, hindi na siya inuuwi. Totoo yun. Nagsawa na. Mano ba namang masurpresa ka? Hindi kasi yun ang iyong inaasahan. You know, do not spoil something unexpected. Hindi ko mo hindi yun ang inaasahan mo, eh hindi na yun ang dapat mong ipagbunyi. Meron to pong isang tao nagregalo ng isang gadget sa isang kaibigan. Ine-expect niya talagang surprise, matutuwa. Ang nabasa sa muka nung binuksan ng regalo, disappointment. Kasi iba ang ine-expect niya. Huwag kayong expect ng expect. But expect to be surprised. Then you'll be happier. Pag lagi ang inaasahan nyo, may script ang buhay, may specification ang darating na regalo, may script ang sasabihin ng mahal nyo sa buhay, mabibigo kayo lagi. Kung minsan may nag-aaway, hindi naman balak talaga mag-aaway. May sinasabi ka lang para mapasabi mo lang siya ng gusto mong marinig. Eh, hindi yun ang narinig mo. Nagalit ka na ng totoo, nag-aaway-aaway na kayo. Don't always box in yourself. And don't put everything in a box. Be ready to be surprised.
Habang nag-uusap po tayo ganito mga kapatid, isip-isipin nyo na mga sarili nyo, gano'ng karaming beses na ang nagmamahal sa inyo, nalanta, nawala lang gana, nabigo, dahil hindi nyo in-appreciate yung surprise niya. We should be willing to be surprised. The weather is not the same every day. We should be willing to accept variants. Mga iba, pagkakaiba-iba ng mga bagay, configurations are never the same. Sabi nga sa 1 Corinthians 15, 39 to 41, all flesh is not the same. Men have one kind of flesh, animals another, birds another, and fish another. There are also heavenly bodies, and there are earthly bodies, but the splendor of the heavenly bodies is one kind, and the splendor of the earthly bodies is another. The sun is one kind of splendor, the moon another, and the stars another. And stars differ from stars in splendor. So yung mga tao, hindi kinocompare yan. Huwag mong hahanapin kay Juan ang nakay Pedro, but enjoy ko ano yung nakay Juan, enjoy ko ano yung nakay Pedro. Hindi yung lagi mong pinagkocompare. Ganon din po ang mga araw. Each day is new. Each day is different. Each day is unique. It is impossible that there will be two days that are the same. Una, iba yung date. Hindi na yun babalik. Iba yung posisyon ng araw, iba yung temperature, iba yung moisture, hindi yan pare-pareho. Kung lagi mong hahanapin yung gusto mo lang na klima, maraming mga araw, hindi ka mag-enjoy. So kung ano yung nandun, tanggapin. Make the most out of it. How else can you enjoy every day as worshipful activity, ha? Hindi yung ekanyo makasarili, narcissistic activity, but an activity that glorifies God. Because it is God who is the giver of every day, the only way to thank God is to enjoy that day. To learn from it, to be blessed by it. Be ready to enjoy physically, mentally, socially and emotionally, and be ready to enjoy spiritually. Now, you cannot always do that every day, not all of them. So, nag-iisip ka. May sakit ako ngayon. Mabigat ang pakiramdam ko. Magre-reklamo ba ako sa Diyos? O mag-i-enjoy naman ako spiritually? Bibitawan ko lahat ang mga ginagawa ko. Makikinig lang ako ng mga magagandang kanta. Sisikapin ko magbasa ng kaya kong basahin kung pinapayagan ako ng mata ko na magbasa. Or I will enjoy socially. I will just be in the house and enjoy my housemates because I cannot go out to work. Kung may mga araw naman na very physical kayo, ganado kayo, enjoy it. Hindi naman yung doon ka ngayon pipilit gumawa ng iba. Kasi araw-araw ang ating pong chemistry iba eh. Iba-iba ang sitwasyon. So tinitingnan mo, what is this day for? Ecclesiastes 5:19. Moreover, when God gives any man wealth and possessions and enables him to enjoy them, to accept his lot and be happy in his work, this is a gift of God. Sabi po ni Solomon, pag may ibinigay sa inyong Diyos na pagkain at binigyan pa niya ng gana, aba, samantalahin niyo yan. Kasi minsan may gana kayo, wala yung pagkain na gusto niyo. Minsan may pagkain, wala kayong gana. Pag nagkasabay yan, enjoy niyo. Ano man ang nandyan, kailangan yan na huwag papalampasin. Ngayon, mga tao ganyan din po mga kapatid. There are people that you can enjoy physically. Nakakapaglaro kayo, nakakapag-tennis kayo, you do things physically with them, good. Pero huwag nyo na laging hanapan niya na magkakaroon din kayo ng mental enjoyment. Kasi hindi naman lahat ng katangian nasa isang tao. So may tao naman na pagkasama mo siya, talagang it's a mental game. It's nice, no? You get fulfilled. And there are people who are very socially nice to be around. They make you feel good. And there are people who make you enjoy spiritually. Bihirang nagsasama-sama lahat yan sa isang tao. Kaya ang tao na mag-enjoy ng buhay, marami ring mga karakter na tao sa kanyang buhay. At pinapayagan mo rin ang mahal mo sa buhay na maministera ng iba. Hindi ko mo may asawa ka na, kayo na lang ang tao sa mundo. May girlfriend ka, may boyfriend ka, kayo lang ang tao sa mundo. Because you cannot always deliver. Kuminsan, iba yung kaligayahan ng asawa mo. Pag mga kapatid niya ang kasama, so bakit mo pagkakaitan? Pag yung mga kaeskwela niya nung high school, meron naman siyang ibang klaseng fulfillment, iba naman pagkakayo, so hindi ka dapat laging seloso.
Liban na lang you're a superman or a superwoman who can give to your loved one everything that your loved one needs, you must permit them to be ministered to by others. So long as, if you're married, it doesn't endanger your relationship. Yan lang naman ang pag-iingatan eh. Na yung inyong pagiging tapat bilang mag-asawa ay malagay sa panganib. And in that case, magtsaka kayo sa isa't isa. No? Dahil mag-asawa kayo eh. Pero, why don't you grow? Halimbawa, yung asawa mo, ang hilig-hilig manood ng basketball, dalawang mong taon na kayong mag-asawa, hindi ka makaupo sa isang buong game at pag-aralan yon. Sasabihin pa ng babae, ano ba yan, agawan na agawan sa bola? Bakit hindi nalang bigyan ng tigis ang bola ang dalawang team? Para matahimik sila. At di walang laro. Pag-aaralan mo ngayon to be the enjoyable partner, lalo kung may asawa ka. Duty mo yun, kapatid. Hindi mo sasabihin ganito na ako nung napangasawa mo ko sa pasensya ka. Alam nga namang mag-stick na lang siya sa'yo dahil wala siyang choice. Kulang naman yung enjoyment ng marriage niyo. So you also begin to change your ways. You also do not set yourself in stone or you do not set yourself in wet cement and quick dry cement kasi kailangan nagbabago ka rin. Kasi pag nag-e-enjoy ang asawa mo, nag-e-enjoy ka rin. Pero pag siya ay hindi nag-e-enjoy, madadamay ka rin dyan. Kahit ano pang sabihin mo. So meron tayong pananagutan sa isa't isa. Alam niya kaya kung minsan tayo, hindi dapat nakikipag-away? Halimbawa, hindi mo kailangan ng isang tao. Mabubuhay ka nang wala siya. Pero naisip ba natin na, paano naman siya, kailangan naman niya ako? It's a ministry. Kaya lalo't kung may asawa kayong matalino, sa tingin niyo matalino, maghabol kayo kahit paano. Mag-aral-aral kayo, magbasa-basa. Alamin niyo yung mga interest niya. Para nakakapag-tennis naman ang utak niyo. Hindi magsaserve siya ng bola, hindi mo na maibalik. Magsaserve siya ng bola, hindi mo na maibalik. Kahit sa tennis, tatlong balik. Wala na. Game finished. Love set. Wala na. Game over. At may taong ganun, kahit anong sikap mo makipag-usap, hindi maibalik ang usapan. Tatlo lang ang alam niyang topic sa mundo. Yung medication niya, yung mga karamdaman niya, at yung reklamo niya sa kapitbahay. Every day, yun ang topic nyo. Sa palagay nyo, hindi kayo pagsasawaan. Kaya kailangan ng utak pinalalago. A very attractive person is a person that can always engage you mentally. Yung ang ganda-gandang kausap, nakakapagpayaman ng isip, nakakalibang, na pag-aaralan yan kung hindi likas. Sapagkat tayo mga taong nilikas sa image ng Diyos, marami tayong kayang gawin. Ecclesiastes 11:8. However many years a man may live, let him enjoy them all. But let him remember the days of darkness, for they will be many. Everything to come is meaningless. So don't put your life on hold just because you are saving, just because you are studying, just because you're preparing for some future glory or accomplishment. Do not put your today on hold. You must also learn how to live to the fullest. Although you are anticipating greater joys or greater fruitfulness in the future, but no day, no week, no month must be ignored because it's a gift and it will never return. Be willing and be able to enjoy. Napaka-importante po ang ganitong mga katotohanan. Ang simple-simple, bakit natin pinag-uusapan? Kasi yung maraming simple ang nalilimutan ng tao. Ang mga Kristiyano, alam na alam yung mga doktrina. Anong uri ng mga bautismo? Kailan ba darating si Jesus? At kung ano-ano pa? Pero yung mga pang-araw-araw na buhay, nalilimutan. If you want to enjoy your everyday, you must learn to forgive the unintentional spoiler. Kung kayo nagda-drive, may papark na kayo, biglang may nauna, huwag kayo magalit sa kanya. Gusto niya rin pang-park. Minsan nag-aabang ka ng bus, naunahan ka nung iba, huwag kayong magalit. Pare-pareho lang kayong gustong umuwi. No? Yung mga nagda-drive na naunahan, naiiwan ka, pare-pareho lang kayong nagmamadali para makauwi na o makarating sa pupuntahan. Lagi na meron kang nakakaagaw, pero ni hindi kanya kilala, hindi niya inisip nung umalis siya ng bahay, naaagawan ka niya ngayon ng silya o ng linya o whatever. People are sometimes after the same rainbow's end. It's part of life. Don't make it personal.
John 13, 6 to 8, no? An unintentional spoiler, si Peter. He came to Simon Peter, who said to him, "Lord, are you going to wash my feet?" Jesus replied, "Do you not realize now what I am doing, but later you will understand?" "No," said Peter, "you shall never wash my feet." Nakita niyo gustong hugasan ng Panginoon lahat yung paa ng mga disciples as a symbolic act. Pero si Peter, nagpapaka-righteous, ayaw niya magmukhang pinaglilingkuran si Jesus, sabihin, "Lord, no, I will never permit you to do that." He was spoiling a very beautiful example. Buti na lang, hindi nainis sa kanya si Lord. Nung minsan, sabi ni Lord, "Pupunta ako sa Jerusalem, mamamatay ako doon." Sabi ni Peter, "No, Lord, I will never allow this to happen to you." Anong sabi ni Lord? "Get behind me, Satan. You are not on the side of God, but of men." Why are we talking about these things, brothers and sisters? Because in whatever you do, there will be somebody who will say, "No, I will never let you do it." Meron laging haharang. Meron laging hahadlang sa inyo. Sinasadya man niya o hindi. Alam man niya o hindi ang ginagawa niya. Merong laging ganon. Huwag niyong personalin. Many people are just underinformed or uninformed or totally clueless. Many people can just be ignorant or people are just busy living their lives. People are just busy surviving so they can become your competitor. Hindi yun dapat pinapersonal. Kahit na pareho kayo ng nagugustuhan, pareho kayong umiibig, hindi siya kontrabida sa buhay dahil may karapatan din siyang umibig. Siyempre, paibigin niya yung gusto niyang paibigin, kakompetensya ka, pero huwag ka magagalit, huwag mong pepersonalin. Ikaw man siya, gagawin mo yung ginagawa niya. So napakahalaga meron tayong detachment. That people just have to survive, people have to live, they have to achieve their dreams. They have to earn money, they have to make a living. So may tindahan kami, nagko-compete sa kabila doon, huwag mong personalin. There's always competition everywhere. Ang mga halaman, lagi nagko-compete yan for light. Kaya alam nyo yung mga ibang halaman sa gubat, tuwid na tuwid na tuwid, kaya magandang gawing halige. Kasi nagmamadali yun sa taas para pagdating yun, ikakalat niya yung lahat ng kanyang mga sanga para makuha niya lahat yung araw at wala nang matira doon sa katabi. Kaya ang mga halaman, nakikipag-compete lagi yan for light. Pag nandun yung araw, harapan lahat ng leaves doon. Ano? Pag natakpan ka nung gabi, sorry ka na lang, malaki yung leaves niya. Huwag mong pepersonalin ang buhay. Merong naglalakad ka, natalsikan ka dahil may mga lubak-lubak, umuulan. Hindi naman pinlano ng driver na hahabulin ko ang babaeng kung nakaasul at papatalsikan ko siya ng tubig. Natalsikan ka eh. No? Pero dahil lang doon, sisirain mo yung araw mo, galit na galit ka na, aabangan ko ato bukas, hagis ako ng pako ang kalsada para ma-flat ang gulong niya. Puro evil na yung laman ng utak mo. Sabi lang yung masinong lugi. Kahit masira mo yung kotse niya, lugi ka rin dahil sinira mo na rin yung puso mo. Baka marami kayo ngayong mga kinakainisan, mga galit kayo, may tampo, pero huwag niyang personalin. May karapatan din siyang mabuhay. At gusto lang niya sigurong mabuhay. You want to enjoy every day? Be easy. Dapat ang tao mababaw. Huwag sobrang laliman dahil wala naman lagi magtsatsaga na hukayin kayo. No? Ginto lang, parang hinuhukay-hukay ang kakaila-ilaliman ng lupa. Ngayon kung ikaw lang naman yung nagpapakalalim-lalim, baka walang magtsaga na maghukay sa'yo. Maghanap sa'yo, maghabol sa'yo. Sabi ng mayaman na lalaki sa Luke 12:19, "I'll say to myself, you have plenty of good things laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry." At alam nyo na ito isang bad example ng tao. Hindi dahil gusto niya to eat, drink, and be merry. Kasi ang sabi ng Bible, "What about tonight, your soul is extracted of you?" Sinong makikinabang sa mga ipinundar mo? So ano pa yung tunay na lesson dyan? Huwag kang maghintay ng napakarami pong naipundar bago ka mag-enjoy. Kasi baka matapos mo mag-ipon, namatay ka na bukas, iba ang mamana, iba ang mag-enjoy. So kaya may naipon ka kay wala, kaya marami kay konti, learn how to enjoy the day. At ang nakakatuwa po, mga kapatid, bawat budget may katapat na nabibili. Nakita nyo, kung hindi totoo yan, bakit yung mga ang liit-liit ng kita, buhay pa rin? In fact, yung mga walang kita, buhay din. Because, sabi nga ng isang pelikula, ano ba yan, Jurassic Park, life finds a way. Kaya may kesong ubod ng mahal, pwede kang gumastos ng 10,000 pesos sa isang pirasong keso, no?
Meron din naman ubod ng mura kasing nipis ng blade. Pag humangin, habol-habol mo ang keso mo. Pero keso pa rin, di ba? May tinapay na ang mahal-mahal, may ang mura-mura, may laman pa sa loob ng nyog. Okay, may laman pampalaman na kulay-pulay pala, mga lumang tinapay din yun na dinurog at kinulayan. Bawat budget may katapat. Yun ang mga mahilig magpa-food spa, may food spa pa na 20 pesos. No? Hindi ko na lang alam kung sakaling baboy yung binababad yung paa mo, pero food spa rin. Para ka rin doon yan, nangunguya ko, ikaw nakaupo ka sa balde, tapos kumakain ka ng banana kayo, feeling rich ka rin. Kung marunong ka maglibang sa sarili. Merong spa na 3,000, meron, 199 full body massage spa. No? Langis na nga na pinagprituhan ng hasa-hasa ang ilalagay sa'yo, pero langis pa rin yun, dudulas pa rin yung masahe. So may katapat ang lahat. Sabi nga nila, pusali man ay may katapat na langit. So tatanda mo yan, pusali man ang kalagayan mo, may katapat kang langit, marunong ka lang tumingin. Napakahalaga, nag-i-enjoy tayo niyan. So, babaan ang kaligayahan, hindi laging tinatasan. At ang pinakamahirap niyan mentally, alam niyo kung masyado kayong marunong, halos wala na kayong makausap. So paminsan-minsan, magpapanggap ka ring mangmangka para ka matawa ng malakas. Kasi ang mga mangmang, mas masasaya. Mas malalakas tumawa, yung mabababa, thank you. Uy, pinigil ang mga tawa. Diba? Mas tawa na ng tawa na yung mga nonsense ang usapan. Ginagaranti ako sa'yo, hampasan pa, gulungan. Sigurado ko walang kalatoy-latoy ang pinag-uusapan nito. Pero, masaya. Diba ang mahalaga at the end of the day, masaya ka. Pero siyempre, binabalance mo rin yan. Pero pinag-uusapan natin, how do you enjoy every day? Adjust ka sa katapat mo. Hindi lagi kang maraming requirements. And be humorous. One thing that I appreciate about God, I don't know if you do, is God's very humorous. Ang dami niyang joke kung bukas ang mata mo. Natatandaan niyo yung mga disciples na sabi nung iba, pauwiin niyo na po ang mga tao, oras na ng pagkain, oras de peligro, mahal pa kanin niya mga yan. Sabi ni Lord, eh di pakainin ninyo. Lord, napakalaking halaga para pakainin lahat. Pauwiin na lang. Di ba? Tapos, taghimala ang Panginoon. Yung kaprasong tinapay, konting isda dyan, dumami na pakain ng libu-libong tao. Nasaan ang joke? Matapos yon, ipinaipon ng Panginoon ng mga pispis. Yung mga tira, ilang basket? 12. There were 12 disciples eh, ha? Sabi niya siguro, nagda-doubt kayo, gusto niyo magtipid. O tigitigis ang basket kayo, yan ang pagkain niyo sa susunod na linggo. Tigitigis ang bit-bit sila. Bakit 12? 12 kasi nagre-reklamo. No? Humor. Hindi yung pag binubuksan niya yung Bible, parang dan, da-dan, da-da-dan. Tapos bababa ang mga anghel, may tungtog na organ. Hindi niyo makikita yung humor. Makita niyo dapat yung humor niyan. Yung mga Israelites, reklamo ng reklamo from Egypt to Israel. Anong ipinadala ni Lord? Para tuklawin sila? Kutakot-takot na ahas. Kaya pag may ahas na lumalabas, ahas! Takbuhan sila, di ba? Takot na takot sila. Sabi ni Moses, Diyos ko naman, naawa kayo sa mga tao. Sige lang po natin ito, kawawa sila. O sige, Moses, gumawa ka na? Ahas! Bronze snake, sabi niya. Ilagay mong gano'n sa mataas na poste, at lahat ng natutuklaw, titingin sila doon para gumaling. Yung kinakatakutan nila tumutuklaw sa kanila, yun ang imahen ngayon ang titingnan nila para sila gumaling. Pag hindi humor yun, ewan ko kung ano yun. No? Sabi siguro nila, ayan, kung sa Canada pa, diyan ka bumangon. Ahas ang nagbigay sa inyo niyang danger? Ahas. Form of a snake. Kaya ang logo po ng medicine, yung ahas eh, di ba? Na nakakapit doon sa poste. Yun yun. Kasi nagpapagaling daw yung ahas. Subukan nyo. Ha? Kaya napaka-humorous eh. Pero yung ahas, kinakatakutan ng tao, yun po yung image ng pagpapagaling. Pag hindi nyo tinignan ng gano'n ng Biblia, hindi kayo mag-enjoy. No? Ang daming ginagawa ng Panginoon na talaga kamangha-mangha. Itinaboy sila doon sa gilid ng dagat, nasukulungin sila ng kaaway, dagat na lang nandun, malay ba nilang bubuka pala yun. No? Humor. God is so humorous, so God's people should be humorous. Psalm 126, 2-3. Our mouths were filled with laughter.
our tongues with our songs of joy. Then it was said among the nations, the Lord has done great things for them. The Lord has done great things for us. We are filled with joy. Are you filled with joy? Alam niyo po, isang nakakatuwa na mangyari at salamat na lang sa Pilipinas, maraming ganitong eksena. Yung mga third world drama. Subukan niyo sa mga siksikan na eskinita, sa mga palengke. Kung ang makikita niyo lang, yung baha, yung baho, yung sikip, hindi kayo mag-enjoy. No? Pero tingnan niyo yung mga nakakatawa, ang dami-dami. Ang dami-daming nakakatawa. Yung mga tao na ang ginagawa nilang mga kapote nila, yung mga plastic, nakakatawa eh, di ba? Ang galing naman ng mga Pilipino na mamaya pag wala ng balutan ng kanilang mga tinda, yun na ang paglalagyan. Nakakatawa yung natutulog, nakahigang ganyan sa isang tumpok na saging na sabah. Kung hindi kayo natatawa doon, ewan ko na sa inyo, yung ang saya-saya, tapos yung ang hirap-hirap niya, nagtitinda ng konting mga tumpok-tumpok ng kalamansi, nagpapamanicure. May manicurist mo, manicure. Ma'am, ano pa po ba? Ma'am pa siya. Yung kakatawa. Ang daming ganon. Yung mga nag-aaway kumisa na mag-asawa, pakinggan mo kung anong pinag-aawayan, matatawa ka. But you've got to have ears that are humorous. Kasi otherwise, mainis ka. Yung pagmatraffic, sira-sira ang kalsada, ang dami nagtitinda. Lahat na ng paninda nandiyan na sa highway, no? Makikita mo na lahat, yung may mga helicopter na mga lumilipad, mga boomerang, lahat na tuwalya gusto nyo. Ayoko na tawas. Tawas, meron ako. Hindi, gusto ko matumpad ako. May butong pakuhan ako. Kung saan kinukuha ng tawa yung paninda niya, pag hindi pa kayo naaliw dyan, may problema kayo. No? Pati yung mga magkakapitbahay, kung isang mayayamot ka, dahil ang lakas-lakas ng tugtog, pero actually, kung titingnan mo rin, sakyan mo lang, mag-i-enjoy ka rin kasi wala kang gaso sa kuryente, may musika ka. So, tingnan nyo yan. Be humorous. In fact, humor every day. Humor every situation. Pag hindi nangyari yung gusto nyo mangyari, hanapin nyo kung anong nakakatawa. Nakapila kayo ang haba-haba, naranasan ko na ito noon. Well, I have friends who are very, very helpful. Kung ano man ang kailangan ko sa gobyerno, passport, anything, NBI clearance, i-deliver sa akin yon. Pero kuminsan ginagawa ko yon talaga, pumipila ko doon kasi gusto ko maranasan ng nararanasan ng lahat ng tao. Nakapila kami sa NBI na ganyan, ang tagal-tagal ng pila. Ang init-init, sari-sari. Alam nyo, mamaya, meron doon sa pila isang babae at isang lalaki, nagdadrama na sila, kunwari ligawan. At binubuyo-buyo naman ng mga tao, nagkakantsaw-kantsawan sila, may nagpare-parean, ikinakasal sila, doon sa pila. Hindi ko lang alam kung itinuloy nila pagkatapos. Pero nakaka-invento lagi ang Pilipino ng kasiyahan kahit ano pa ang kalagayan. Nakita nyo, nagkuku, may mga nagtitinda ng lobo, di ba? May mga kumakanta, only in this country. So when you say only in the Philippines, say it positively. Kasi we know how to celebrate life. Kahit sa konti-konti ng pera, kahit hirap na hirap, nakakagawa ng paraan para sumaya ang tao. At yan ang mahalaga natin lagi ma-appreciate. And as I have said kanina, you want to be happy, don't get too personal. Huwag niyo sabihin, pinagkakaisahan ako ng buong mundo. You and me against the world. Hindi kayo ganun kaimportante para pagkakasayahan ng buong mundo, naguluhin kayo. Yung ang buong mundo, nagkaisa, nagsapakat para pahirapan kayo. Hindi kayo ganun kahalaga para pansinin kayo ng buong mundo. So don't exaggerate. Huwag yung idrama na ang buong mundo, kinakawawa ako, pati ang Diyos, tinalikuran ako. You know, nakakapagod tumalikod kahit hindi ka tatalikuran ng Diyos. So may kinalimutan ako ng Diyos, paano yun? Paano niya gagawin yun? Alam niya ang lahat. Ang hirap-hirap namang makalimutan kanya. Sobrang effort ng Diyos para ka makalimutan dahil ang natural, maalala ka niya. So yun, sabihing nakakalimutan ako ng Diyos, pinagtatakloban ako ng langit at lupa at talaga idadama niya ang lahat para ka lang maipit. Pagtataklubon ka ng langit at lupa, yung ganyan mga madramang salita, nakaka-influensya ng attitude natin. Huwag niyong personalin, no? Dahil talagang panapanahon lang ang buhay at totoo yung swerte-swerte lang yan. Huwag kayong laging nagagalit sa nangyayari sa inyo na parang ipinlano ng lahat ng langit na ganun yun. Ecclesiastes 9:11, I have seen something else under the sun. The race is not to the swift, or the battle to the strong, nor does food come to the wise, or wealth to the brilliant, or favor to the learned, but time and chance happen to them all.
Maraming Christian allergic yung sa salitang swerte, no? Alam nyo, ang bagong magandang balita, Tagalog version. Alam nyo pa na Tagalog yung but time and chance happen to them all? Sabi, talaga lang may dinarat na ng malas. Kung gusto nyo makita sa Biblia, nandun. Dahil yan talagang yan. At yung paniniwala ko minsan, ay sinwerte lang, minalas. Napakalaking ibinibigay sa Pilipino na comfort. Kasi hindi mo laging iniisip na talaga tinalikura ka ng Diyos, talagang ganito na lang. Kundi, nataon lang eh. Nagkataon. Huwag mo personalin. Naglalakad ka, may nahulog na skylab sa ulo mo. Diba? Hindi naman laging nahuhulog yan. Try again tomorrow. Alam nga namang tatamaan ka na naman yan. Sobra na yon. So, sabi mo, ay, nagkataon lang kasi naman naglalakad-lakad ako kung bakit sa akin pa nahulog yung building. Nandun ka kasi sa lugar na yon, nangyari. So, huwag mong indahin at huwag ka magalit sa buhay. It happens. So, sabi na Ecclesiastes 9:11, time and chance happen to them all. Sabi niya, hindi ko mo mabilis na nanalo sa karera. Hindi ko mo malakas na nanalo sa digmaan. Hindi ko mo matalino magkakapera. Huwag ganun, swerte lang talaga yan. So, huwag mong masyadong personalin. Lagi mo na lang subukan muli. Always do your best at huwag kang madadala. We can go on and on, mga kapatid. Pero bakit ko sineshare sa inyo ganitong mga bagay? Dahil ang buhay, maraming problema, maraming bigat, maraming pagluluksa, may mga time na may sakit, may namamatay. Doon na lang kayo talaga malungkot sa dapat ikalungkot. Pero yung mga pwede namang baligtarin nyo at pasayahin nyo. I-reserve nyo na lang yung luha nyo sa talagang dapat iluha. At sinabi sa Biblia, marami naman yung araw na yon. Di kayo mauubusan sa isang lifetime. So please, huwag nyo nang palungkotin ang hindi naman talaga malungkot. Mag-a-outing kayo, nainis lang kayo nung umaga dahil nakalimutan yung karne at yung uling lang ang dala sa barbecue. Eh di kainin nyo ang uling. O mag-charcoal painting kayo. O mag-fasting kayo. Pero huwag nyo sabihin, sira na ang araw ko, sinisira nyo dahil lang sa kapraso. Ina-exaggerate nyo. No? When there are rats in the ship, you kill the rats, don't sink the ship. So sa relasyon nyo sa inyong asawa, mayroong mga konting problema, huwag nyong palakihin para lang magka-excuse kayo na iwan na siya. Lutasin nyo. Mayroon kayong mga konting problema, huwag nyong palakihin para lang kayong magalit sa buhay. Maliit lang yun. Paliitin nyo palalo at isipin nyo kung ano yung maganda. At the end of the day, it is not what happens in the day that makes it good or bad. It is your attitude. It is your attitude. The same heat that melts the wax hardens the clay. Maglagay kayo ng kandila sa isang oven, tunaw. Maglagay kayo ng palayok na basapat, ginagawa pa lang, titigas. Tumigas yung isa, natunaw yung isa. The same heat. So every day, depending on what you want to be, you have to decide if you're going to be wax or if you're going to be clay. Because the same heat will be there. It's your attitude. Ang nagpapasaya sa tao ay hindi ang nangyayari o ang hindi nangyayari. Kung paano niya ito tinatanggap. At kung paano niya ipinapamuhay. There is really very seldom any bad day. Usually there is just a bad attitude. So enjoy your day. Because when you enjoy your day, the day also enjoys you. And God enjoys you. And people enjoy you as well. So isa rin nating tungkulin sa ating kapwa na mag-enjoy. Because we cannot give what we do not have. When you make yourself happy, in fact, even if you have to exert an effort, you're actually preparing to minister to others so that you can make them happy too. But if you make yourself miserable, you will not be able to pass on happiness to others. You will only make them miserable as well. It's a matter of choice. So, babalik ako sa tanong ko kanina, have you enjoyed your day? Kung hindi nyo masyado yan na-enjoy, reviewin nyo agad kung anong attitude nyo ang hindi nagpa-enjoy. No? At may natatira pa sa maghapon na ito, hindi pa tapos. At may bukas pa uli. Pero meron pa akong gustong iwan na isang napakahalagang paalala, mga kapatid.
Every day, each day is all important. Huwag niyong babaliwalain ang isang araw. Kasi kung walang araw na to, walang bukas. Subukan niyong mamatay ngayon. Wala na kayo bukas, di ba? So, hindi pwede ignorin ang day na to. Dahil kung dito kayo ngayon namatay, wala nang bukas eh. Kung dito kayo ngayon nagpasya na magiging malungkot sa buong buhay niyo, lulungkot ang lahat. Every day is a link. And no part of any link is unimportant. Pahalagahan niyo bawat araw. Yung gigising kayo, salamat, Lord. Hindi yung nakuumaga na naman. Yung Lunes na naman. Huh? Trabaho na naman. Alisan mo naman ang trabaho. Pila uli. Apply. Salamat, ay salamat, Lord. May trabaho. Pag dumarating yung amo nyo, ay salamat, ito yung boss ko. Diba? Salamat, may opportunity ako na magpalapad ng papel. Salamat, ito yung asawa ko. Hindi, ito na naman yung asawa ko. Siguro naman, di ko na kailangan ulitin lahat, mga kapatid. Attitude lang yan. It's a matter of choice. Without today, tomorrow will not come. And most of the time, how you shape today defines the shape of tomorrow. So don't waste any single day. For all you know, it can be our last. So dapat binavalue yan. Diyos, salamat po sapagkat ang araw na to hindi pa tapos. Meron pa kami pwede ma-enjoy ng mga sandali. Pinagpapasalamat namin kung kami nagkaroon ng mga kasiyahan sa maghapon na ito. At kung kami nakapagdulot din ng kasiyahan sa iba, lalo na po sa inyo. Ituro niyo po sa amin, Lord, pahalagahan bawat araw. Lalo yung araw na kasama namin ang mga mahal namin sa buhay. It's a very, very precious time. Marami mag-asawa, hindi magkasama. So pag magkasama, mag-asawa, turuan niyo po, Panginoon, na talagang pahalagahan yun. Ang magkapatid, ang mga mag-ama, mag-ina, magkakaibigan. Hindi lahat ng araw may gana. Hindi lahat ng araw may kalusugan. Ituro nyo sa amin, Lord, to value every moment. Not to kill time, not to be bored, but to fill ourselves with excitement and with life and with fruitfulness. Magbulag-bulag tayo sandali, mga kapatid. Baka meron tayong crime against time, crime against the day, that we ignore it, na pinapayagan nating masira. Kuminsan tayo pa ang sumisira, tapos sisirain natin ang araw ng iba. You cannot kill time without harming eternity. Magbulay-bulay tayo. Lasapin natin ang kagandahan ng buhay. Humingi tayo sa Panginoon ng matang nakakakita ng magagandang bagay na dapat ipagpasalamat kung yan ang kulang sa atin. The same sun rises on everybody. Everybody has 24 hours every day. We breathe the same air. Pero bakit merong iba masaya, merong hindi? May masayang mahirap, may masayang mayaman. So wala sa kahirapan, wala sa kayamanan. May masayang lalaki, may masayang babae. So wala sa gender. May masayang single, may masayang may asawa. May miserableng single, may miserableng may asawa. So wala sa sitwasyon. It all boils down to attitude. Dear God, teach us to review our attitude. Ipakita mo sa amin, Lord, kung meron kaming masamang ugali, masamang pag-iisip na sumisira sa pananaw namin sa buhay. Lalo yung attitude ng inggit, attitude ng pananaghili, pagseselos, yabang, linisin mo kami, Panginoon.